G-O, Grow-Out or Grooming Challenge. From the word challenge, it is a competition. Para makasali ka ng mga G.O., kailangan mo magbayad ng entry fee. Price ng entry fee depends on the quality of the fish or if they are from known breeders. Ranges from 650 to 2,000 pesos and even go up to 3,500. But mostly, nasa 1,000 to 1,500. Goods na yan. Fishes are selected according to quality or standards like good body and fins, and if may mga faults, di nila isasali yun. Sana lang. Like weak dorsals, folds and fins, fused tails, etc. Depende na talaga yun kung magaling mag-select yung organizer ng GO. It is not a guarantee talaga na makakuha ka ng pinaka-best na isda dahil maraming sasali ng GO, around 50 to 100 participants. Depende kung ilang selected fish ang available ng organizer or breeder. Mas konting slots, mas malaking possibility na maganda ang isda. Kasi nga, sabi ng iba, imposible daw na ang isang breeding, nakakarami ang isang breeder ng quality selected fish. Pero, depende pa din yon sa org. Sa picking naman, random picking yan. Either yung pangalan ang bubunutin or yung number ng isda. Like for example, yung sa amin, number 5 and number 15 yung napunta sa amin. If local lang yung nagpapa-GO sa inyo, makukuha nyo agad-agad yung isda. But if it's from across island, you'll have to pay for the shipping of the fish. Usually pag malayo, magtanong ka muna if marami kayong sumali sa area nyo para hati-hati kayo sa shipping fee. So pag natanggap nyo ang mga fish nyo, quarantine muna, acclimate, tapos patikim ng konting tubig sa tank para di sila ma-shock kasi ibang parameters or quality ng water yung pinanggalingan nila at yung tubig mo. Put some water conditioner, lagay ka din ng pampatanggal ng stress, pwede asin or pwede din stress coat kasi stress talaga sila sa biyahe. So usually guys, GO is 80 to 100 days grooming depende sa organizer. Kailangan mong palakihin ng isda hanggang kaya mo kung grow out siya. At kapag grooming naman, not necessary malaki yung isda as long as maganda yung forma, yung body shape, maganda yung fins at maganda yung kanyang swimming pattern. Malas na lang talaga kung makatanggap ka ng isda na may fault or may defect sa genes. Like mahina yung tubo ng wen or nagiging faulty yung fins like pipiko or nasobrahan ng buka ng caudal or tail niya, which is makakasira ng swimming pattern niya. Pag sumali ka ng GO, need mo talaga mag-study or magpa-advise sa mga master groomer mong kaibigan. Kasi minsan, wala sa internet or libro ang mga technique nila. Mostly, mga experience talaga. Don't think na pag nanalo ka ng GO, makakabawi ka ng gastos mo. Mula sa pagkain, sa electric and water bill. Good luck talaga. Unless marami kang sinalihan na go sabay-sabay at panalo lahat, yun baka makakabawi ka. Usually, price range from 7K to 25K depende sa sasalihan mo. Minsan, 100K pa nga. Kaya tinawag to na hobby kasi i-enjoy mo lang talaga. At yung gasto mo ay hindi investment. Yung bawi mo lang talaga is yung learning. Yung mga nabuo mong pagkakaibigan, yung natutunan mong pasensya at disiplina. So don't worry, someday, mananalo ka din. Kaya, charge to experience and enjoy na lang the art of fishkeeping and grooming. It's good to have this team na makaka-champion ka. Pag nanalo ka, na-affirm yung mga pagod mo at grooming ng isda mo. Pag talo ka naman, baka there's a need to better your grooming techniques and better luck next time.